Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga ka-Aldab. Well, nag-iba naman po ngayon ang topic, mga ka-Aldab, kay Henyo Master Joey De Leon, di po ba? Mas kasi pinag-uusapan po ang kasalan ni Mengay at ni Congressman Spotted. Kaya napunta ang issue po kay Mengay. Alam nyo naman po, pagdating po sa TV5, kapag wala po talaga silang may updates, ginagamit po talaga nila si Mengay. Ang ibig kong sabihin, mga ka-Aldab, sino nga po ba yung pinapasaringan ni Henyo Master Joey De Leon na Epal? Di po ba? Ang Aldab naman po, mga ka-Aldab, sinabi ko naman po sa inyo na hindi naman po kami basta-basta naniniwala sa mga ganyan. Di po ba? Kaya lang naman po nag-react, napakarami po kasing nakapanood ng video nga po ni Noli Di Castro, mga ka-Aldab. Kaya nga po mga ka-Aldab, yan ang mainit na pinag-uusapan. Pinag-uusapan na kung saan nga po mga ka-Aldab, talaga mapapaisip po kayo. Siguro ngayon mga ka-Aldab, alam nyo na kung sino yung pinapasaringan ni Henyo Master Joey De Leon. Di po ba? Pero sabi ko nga po sa inyo, part din ng ABS-CBN yun eh. Di po ba? Pero bukod tangi lang po ah. Sa dami po ng nakapanood, sa dami po ng nakakita, nakabasa, tanging si Henyo Master Joey De Leon lang po ang nag-react, mga ka-Aldab. Pero bago natin ituloy itong pinakamainit na update po natin, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Ito na nga po yung konting pagbabago. Magbibigay tayo ng mga update gaya po nito kay Vice Ganda at kay Ion. Marami pong nag-react dito mga ka-Aldab, marami nagkomento na sinasabi nga po na malaswa. Nagkaroon nga po raw ito ng issue at pinadalhan nga po raw ng kumbaga yung sa MTRCB mga ka-Aldab na kumbaga pinare-review o sabihin na natin na nalalaswaan nga po raw yung iba. Pero dito mga ka-Aldab, wala naman daw pong problema. Ano nga po ba ang pagkakaiba nito dito po kay Vice Ganda, mga ka-Aldab? Hindi po ba yung Isip Bata Show na ikukumpara nyo dito, mga ka-Aldab? Pero gaya ng sinabi natin, depende pa rin po ito sa mga nakakapanood at nakakabasa. Baka marami na naman mag-react nito. Nako, Mr. Destiny, nag-iba ka na nga. Hindi po, nagbibigay lang po tayo ng update kasi medyo, ano yun eh, pwedeng masuspinde, di po ba, mawala yung Isip Bata na part ng show ni Vice Ganda, di po ba, yung tipong marami daw pong nagreklamo, marami daw pong nag-react. Ibig sabihin lang noon mga ka-Aldab, marami nakapanood o maraming mga hindi nagustuhan, di po ba, na nalalaswaan nga po raw sa ginawa ni Ion at ni Vice. Pero kay Tito Sen at kay Madam Helen, eh wala. Bakit kaya ganon, mga ka-Aldab? Yan sinasabi natin na hindi talaga minsan umaayon ang panahon para po sa kanila. Di po ba? Ang maingay po kasi ngayon, mga ka-Aldab, eh kailangan laging pinag-uusapan. Gaya nga po na sinabi natin, si Mengay at si Congressman Spotted, ang pinakamaingay ngayon sa social media, kung titignan nyo. Di po ba? Pero kahit pa paano naman po, nag-trending ang Aldab. Umangat ang Aldab ng 25,000K tweets na kung saan hindi po talaga nagpapadaig at hindi po nagpapatalo. Gaya nga po ng mga komento ngayon sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook na ang Aldab pa rin, malakas pa rin, parang hindi natinag, parang hindi, kumbaga alam nyo na. Tapos kay Alden Richards, hindi naman daw po nagbigay ng mensahe, hindi man lang daw po nagbigay ng post, di po ba? May kanya-kanya po tayong opinion, bakit kailangan pang ipagpilitan? Ito yung isa sa mga R-main at sa mga main fanatics na gusto po talaga nila na ganyan po yung mangyari para madurog po tayo, gaya po ng mga nagre-reklamo po sa atin, nagko-komento
itigil ko na nga po raw yung pagbibigay ng updates, move on na nga po raw tayo. Okay lang naman po yun, mga Aldab. Pero sabi ko nga po sa inyo, Aldab pa rin po ako. Ano man po yung mangyari, ano man po yung kahinatnan nito, di po ba? Respeto na lang po sa paniniwala ko. Respeto na rin po sa paniniwala ng Aldab. Di po ba? Basta sa akin lang po, kumbaga tuloy lang, di po ba? Malalaman naman po natin pag dumating yung point na ganito ganyan, etc., etc., di po ba? At dito nga po yung pinaka-latest na kay Christopher Mee. Hindi ko alam, mga ka-Aldab, kung ano ang laging mainit ang ulo niya sa Aldab Nation, di po ba? Tapos na eh, kumbaga sabi nga po nila, tapos na yung boxing, may nanalo na. Eh bakit umi-epal pa rin po siya? Anong gusto niyang sabihin? Anong gusto niyang ipahiwatig? Di po ba? Kumbaga sabi ko nga po sa inyo, ang dami na pong mga mamis, mga titas, mga senyor na naglaylo muna. Marami nag-comment sa atin, sa akin na, oh, Mr. Destiny, pass muna ngayon ako, pahinga muna, di po ba? Medyo nakakalungkot, pero tignan natin yung mga susunod na kabanata. Tignan natin kung ano nga po ba mangyayari. Di po ba sa ngayon, maganda naman ang nangyari dahil wala nang project si Mengay, tututok na po siya sa pamilya niya. Di po ba isa po ito sa naging rason o naging dahilan para matapos na yung sigalot. Ganito rin mangyayari kay Alden. Yung tipong kapag dumating yung point, kahit ayaw ng GMA Network, eh mapipilitan po. Di po ba? Ibig kong sabihin, siguro, napakarami ng pong trabaho ni Alden itong 2023. Malamang pagpasok ng 2024, eh magkakaalaman na. Sabi ko nga po sa inyo, may edad na rin si Alden at sa salita niya laging single, eh medyo hindi na po talaga umaayon yan. Di po ba? Base po, mga ka-Aldab, sa mga nakukuha nating impormasyon, eh si Alden Richards nga po raw ang isusunod. Di po ba? Gaya ng mga pinapaliwanag ko, mga ka-Aldab, sabi ko nga po sa inyo, pagdating kay Alden, tahimik lang po talaga si Alden, walang gaanong ganap, nagpo-post man siya, pero karamihan ng post niya, o karamihan ng post ngayon kay Daddy Bay. Di po ba? Bakit nga po kaya ganun na lang po yung mga kumakalat. At doon po sa mga mamis, sa mga tita, sa mga senyor, totoo naman po yung mga sinasabi namin. Di po ba? Pansin nyo naman po, may luha po bang pumatak sa, kumbaga, sa mata ni Tatay Dab? Sa mata ni Nanay Dab? Sabi ko nga po sa inyo, mas maliit lang po yung venue. Kung ikukumpara po sa naging venue ng kasalan ni Colleen. Kaya nga po nakitaan doon, ang daming kumukuha ng camera, ang daming kumukuha ng mga video, tapos yung pare pa po nga, di po ba? Nagsalita pa nga po yung pare na starstruck siya kay Main Mendoza. Oh, tapos makikita mo yung luha ni Nanay Dab na talagang tumutulo habang kinakasal po si Colleen. Ganun din naman po si Tatay Dab. Pagdating po kasi kay Nikki, pasensya na po kayo ha. Although yung iba nagsasabi na emotional din daw po doon sa naging kasalan ni Nikki kay doon sa asawa niya, mga ka-Aldab. Pero wala po ako kasing video noon at hindi ko po yun nakita kaya hindi po ako nagre-react doon. Tanging sinasabi ko lang po dito kay Colleen na kakaiba, di po ba? Parang yung scripted na scripted na nga po talaga ang nangyaring kasalan kay Main Mendoza at kay Congressman Spotted. Yan po ay base lang sa mga taong nagre-react. At syempre sa akin na rin po, opinyon ko lang po ito, mga ka-Aldab, ha? Baka may magre-react na naman. Ako, hindi ka pa, di po ba? Tapos na ang boxing, sabi nga po ninyo, may nanalo na, di po ba? Nire-respeto ko naman po eh. Pero dito po sa akin, ito lang po yung karapatan ko sa vlogs na to para magbigay ng mga kaganapan. Kumbaga dito siguro, hindi na po ako po pwede pang batikusin, di po ba? Kasi akin to eh. Although sa mga posts, maraming magre-react, maraming magko-komento, pero may mga i-resibo at ebidensya naman po tayo na magpapatunay na mga sinasabi po natin eh base po sa social media. Di po ba? Gaya nga po ng sigalot ngayon sa Showtime at sa Eat Bulaga Dabbercads. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest
at sariwang update. Abay, tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.